Ayan, magandang gabi mga ka-anglers. Ngayon tayo sa ating DIY version. Yung paggawa po ng mga ulang hook na tested naman natin at susubukan pa lang. Dahil inabot po tayo ng lockdown. Ayan o, yung kung nakikita nyo sa picture ko na evolution of ulang hook, yung kinatawag kong banana type, eh hindi pa po natin nasusubukan. Pero ituturo ko na rin ho ang paggawa nun. Bali, ngayon ho, mayroon ho kasi tayong isang ka-anglers na nag-request na gusto niyang makita yung paggawa. Ngayon ho, since na nagpapakita, nagtuturo ako ng mga video, nagsisendo ako sa mga messenger ho ng mga ka-anglers natin, nagsisendo ako ng mga ginawa ko. Ngayon ho, igagawang ko ho ng parang vlog para isang buo na ho siya, isang gawaan. Kumbaga, ando na ho lahat yung tatlong design ng ulang hook na gawa ho sa stainless wire na seahorse. Ayan o. Bali, nabili ko ho ito sa China Merchandising. Ang gamit ko ay number 8 at number 9. Ayan, ito yung number 9, ito yung number 8. So, sisimula na ho natin ang paggawa ng ulang hook. Kaya, good! Ayan ho yung tatlong nasa picture. Ito ho yung classic. Ito ho yung tested na natin. At ito ho yung banana type na pe-testingin pa lang natin dahil inabot ng lockdown. So, iisa-isahin ko ang paggawa. At watch-watch na lang kayo and longer na lang. So, good! Ayan, simulan natin ang first step ng paggawa ng ulang hook. First, tapat natin sa 2 inches yung dulo. Ayan, nakatapat na. Tapos, bebend natin sa kanto ng lamesa. Ayan. Nagkaroon siya ng mark, di ba? Ayan, lagyan natin dito sa pako. Tupin natin ng kamay. Tapos, hawakan natin ang long nose yung dulo. Kaya natin iikot. Ayan, iikot natin yung wire para makagawa tayo ng spring. Ayan. Ayan, kahit kamay na lang. Basta na iikot nyo na, pwede nang kamayin. Ayan, nakagawa na tayo ng spring. Tapos tatapat natin sa 1 inch. Ayan, tupi natin ulit sa kanto ng lamesa. Tapos lagay natin sa pako. Tupi ulit ng kamay. Tapos pagsasalubungin natin. Ayan, para magsara. Tapos saka natin ibubuka. Ayan, para siyang size 16 hook na. Tapos tupi ng konti. Ayan. Ayan, nagkaroon siya ng konting marka. Pagkakatubit, doon natin puputulin ngayon itong wire. Ayan. Ayan, meron tayong lock. Magawa na tayo ng lock. Di ba, hirap ibukas sara? Medyo mahirap. Ayan, para dumali siya, ito, binibend ko ito. Kumbaga, yung sinasabi kong medyo bubuntisin natin ng konti. Ayan. Ayan, diba? Mas madali na siyang ibukasara. Ayan, kita nyo? Mas madali siyang ibukasara. Kaya, ayan, tapos na tayo sa first step. Good! Ngayon, dito tayo sa step 2. Paghahasa. First, ito, yung pinaka mukha niya, isang side na to, yun ang hiyahagod natin dito sa hasaan na magaspang. Nyo. Kung makikita nyo, naka-slant na siyang ganon. Yung tulis niya. Slant na. Ngayon, yung side naman, yung magkabilang side. Kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan. Mabilis naman siyang tumalas eh. Tapos testing sa kuko, kung medyo bumabao na, ayan, kaya baong kagad, oh. Ayan, dito naman tayo sa makinis.
madali lang, mabilis lang din ang paghahasa. Mukha, harap, kaliwa, kanan. Harap, kaliwa, kanan. Ano na siya kabilis ihasa. Ayan, oh. Abakan siya kuko. So, ayan. Step 2. Ayasa natin. Good. Ayan, oh. Gagawin natin yung nauna dun sa, pangalawa dun sa picture, yung classic design natin. So, ito, simple-simple lang ito. Yung tulis. So, sisimula natin sa gitna. Kapitin. At iikot lang natin. Ayan. One motion lang. Ayan. Tapos. Ayan. Gawa na agad yung ating yung pangalawa sa picture. Ulang hook. Yung classic design. Ayan. Ito nyo. Gawa agad. Nalakadali. Good. Ayan. Ito. Gagawin natin yung pangatlo dun sa picture. Yung ating tested na hook na. First. Yung tulis. Iipit natin dito sa pinakagitna. Pagtay lang. Dahil doon tayo magsisimula mag-bend eh. Ayan. Tapos unti-unti i-bend natin. Pagkapang. Unti-unti. Ayan. Unti-unti hanggang sa makuha natin yung korte nung ulang hook na bibili. Ayan. Pagkapang. Ayan. Makuha natin yung korte. Tapos ngayon, ito ang dahilan kung bakit sumasabit yung ulang hook pagka nakagat siya, kapit. Babalik tayo doon sa simula, sa pinakatulis, tapos dito, tutulak tayo papasok. Tulak natin papasok. Ayan. Yung mapapansin ngayon sa ano, yung taga, yung tulis na nakapasok ng ganon. Ayan, para siyang, para tayong gumagawa ng circle hook. Kaya lang, hindi siya na nakatutok sa pinaka-shank ng hook natin. Kumbaga, konting, ano lang, tutok lang. Ayan, rin yung mapupo na, ayun, nakapasok na siya. Yung pinaka-tulis niya. Ayan, kung yung makikita, ayan. Ayan, pasok. Kaya, pagka na isubo ng ulang yon at pumitik siya palayo, mientras humahatak siya, bumabaong papasok. Ayan. Ayan. Paggawa na tayo. No. Pangatlo sa picture. Oh, good. Ayan. Ngayon, ang last natin gagawin. Sinasabi kong bago kong design na hindi pa nasusubukan. Yung banana type. So, yung nag-request kung paano paggawa nito. Ito, pakikita ko na kung paano gawin. Ayan. Ito po yung banana type. Ngayon, yung ating ginawang tinulisan, kakalasin natin sa hanggang sa pagkakasabit yung lock. Kasi yan siya, di ba? Ngayon, yung ating kuko, yung lalaki sa hindi turo, hahagudin natin. Hagud. Hanggang sa magkakort siya. Yung napupo na, bumukorte na siya. Di ba? Bumukorte na. Agot lang ng kuko. Ayan. Makuha natin yung kurbada. Tapos, yung pinakatulis niya, ganun pa rin. Isimula natin sa pinakamatulis. Kasi gina yung longnos. Saka tayo gagapang paikot. Kapra-kapraso. Bebend natin siya yung dulo. Yung hindi natin nahagod ng kuko. Nyo, unti-unti na siyang kumukorte. Ano lang, gapang lang, unti-unti. Ayan, kita nyo. Unti lang, unti-unti lang. So, itong banana time na to, hindi pa natin susubukan, pero sana effective pag sinubukan na natin. So, ngayon, babalik tayo sa simula ulit, sa tulis. Yan, ito, gagawin na natin yung ating main, ano, main na pagbe-bend.
Ayan, pasok ulit. Pagkapang ng konti, pasok. Ito. Kahit anong haba ng hook, kung hindi siya nakapasok, hindi siya nakabend ng maganda, hindi siya kakapit. Ayan. Pagkapang lang ulit, hanggang sa pumasok. Ayan nyo. Ito na ang ating banana type. Pero kung mapapansin nyo, kulang pa sa pasok yung pinakatulis niya. Kaya konti pa, konting pasok pa. Ayan. Tapos gapang ulit hanggang sa makuha natin yung gusto nating korte. Ayan, may mga kanto-kanto, mapapansin nyo pag binindyo, may mga kanto. Yun, hahabulin nyo lang ng ikot. Pagapang din hanggang sa mabilog siya. Hanggang sa mawala yung kanto. Ayan, meron tayong banana type. Long hook banana type designed by Oboy. Ayan, meron na tayong banana type. Nakapansin nyo sa unang ginawa, ayan, meron tayong banana type. Ayan. Importante ho dyan, ito itong tulis, yung pasok ng tulis, yun ang importante. Kaya, ayan. Tapos pag gusto natin habulin yung talaga pinakakorte niya, kahit kamay na lang natin. Ayan. Ayan, nakuha na natin yung mismong korte niya. Ayan. Tapos, yung pinakatulis niya, kailangan mahabol natin yung ano yung pasok ng tulis eh. Pag hindi pa kayo satisfied na konting hagot, konting tulang. Ayan. Ayan. Ayan, pasok na siya. Balik natin yung lock. Ayan. So, good. Ayan, pakita naman natin ang pag-testing ng ating ginawa. Ito, testing na natin una yung number 3 sa picture. And ngayon, ito yung box ng kopya ho, meron ho siyang laman na kalahating kilo coins sa bala ng stapler kasi wala na akong coins. Kaya ayan, bala ng stapler na ilagay ko, sakto ho, kalahating kilo. Yun, dito sa kilid ng box, sisikot natin, bubuhatin natin. Kaya ito niya, binuhat sa kalahating kilo. Tapos yung korte niya, ganun pa rin, hindi nagbago. Ganun pa rin ang korte niya. Ayan, itong banana type, ganun din ho. Ayan, yung korte niya. Tandaan nyo. Sikot natin din sa gilid. Bubuhatin natin yung kalahating kilo. At, tingnan nyo ang korte. Ganun pa rin. Ayan, ibig sabihin ho, tama yung bend natin. Kasi pagka kumapit yung mabigat na ulang, medyo mapapansin nyo, nakadiretso. Halos dumaretso yung buong katawan ng hook. Nadiretso siya, pero yung tulis niya, kita nyo, ayun, pasok pa rin. Kumbaga, parang lalaro yung hook. Dumalaro yung hook, pero nakakapit. Ayan, kaya ito ang gusto kong matesting. Itong ating banana type. Ayan, sana matapos na yung lockdown at matesting na natin. Kaya, para malaman natin kung good siya. So, good. So, ayan ho. Nakipakita ko na ho ang paggawa ng tatlong ulang hook. Yung classic, yung ating tested, at yung banana type na hindi pa natin nasubukan. So, ito pahabol na tip na lang ho. Ito sa inyo sa classic design. Ayan o, yung sa classic design, ang advice ko dito yung number 8. Kasi ito, galing ho to sa design ng guitar string. So, maganda ho dito number 8, yung manipis. So, ayan o, yung number 8, wire. So, ngayon, dito sa tested, dito ang advice ko naman yung number 9, yung matigas. Ayan o, kasi yung design niya. Medyo maiksi lang ho yung pinaka-bend niya. Hindi ho siya, ano, baga hindi siya mahaba. Maiksi lang. So, dito, ang advice ko dito,
yung number 9 na wire. At dito naman ho sa number, sa banana type, advice ko dito yung number 8. Kasi nga ho, pagka ho, ano, malambot siya, pag hinila ho ng ulang, kita nyo lumalaro, kumbaga pagka ho pumersa siya, para siyang shock absorber. Yung nakikita niya para siyang shock absorber, umuunat siya, pero yung point niya, nakatayo pa rin. Umatak siya, umatak, pero yung point niya, andun pa rin, nakapasok pa rin. Kaya, nakita naman nun, binuhot natin ho yung box ng hopya na may kalahating kilo ang laman, na ilapag ho natin, ganun pa rin ho korte niya. Maganda ho laro niya. Kasi yung manipis. Kaya dito, maganda ho yung number 8, isa gantong design. Ayun ho, sana nga ho, matapos na yung lockdown, at matesting na ho natin kung bagong design ko na ulang ho, at pati ho yung naiisip ko na rig para ho kahit hindi na ho tayo magbangka, makakahagis tayo sa malalim o sa malayo na gamit natin mabigat na sinker. Kumbaga, kasi ho, minsan ho, ang ulang ho nasa malayo, nasa malalim eh. So kahit hindi na ho tayo magbangka, eh makahuli tayo ng malaking ulang. Kasi yung last time na andong kami, last March 14, bago mag-lockdown, eh, nasa malayo ho ang kagat ng mga jumbo. So, yun ho ang pinag-isipan ko. Kaso nga lang ho, nung maisip ko, kinabukasan, lockdown na. Kaya hindi na ho na-testing. Kaya sana ho, matapos na ho itong dilema natin sa COVID, at para ho, matesting na natin yung ating mga bagong idea. Sana ho, matapos na. So, gusto ko muna magpasalamat dun sa mga nag-subscribe na hindi nag-a-appear ang pangalan. Dumadagdag ho yung subscriber ko. Dumadami. Pero hindi ho nag-a-appear. Ayun ho, yung iba ho, kaya ho hindi makapag-subscribe sa aking channel, eh, kailangan ho nang mag-sign in. Mag-sign in na ho kayo para makasubscribe kayo. Para matulungan ko kayo at madagdagan ng konting kaalaman. Kumbaga, ma-share ko sa inyo para updated kayo. So, hold you, oh boy, nagsasabi na please like, share, and subscribe to my channel. Okay, no, matagal ko lang doon nasasabi yan. Ngayon ko lang ulit na sabi after 1 month. So,